Sa pagsasabatas ng HIV and AIDS Policy Act of 2018, bubuo ang Department of Health ng isang malawaang HIV/AIDS Awareness and Prevention Program. Sa education natin, tsaka yung counseling, it expands, no? Magkakaroon na rin tayo ng education, for example, ng parents and ng mga teachers. And in the workplaces, all employers are required to give regular education on HIV sa mga empleyado nila. Isang malaking pagbabago sa bagong batas, ang pagpapadali ng HIV testing. Sa ilalim nito, ang mga edad na 15 to 18 years old pwede magpa-test kahit walang consent o pagpayag ng magulang. Malaking bagay ito sa target na early detection o maagang pagtukoy ng DOH sa HIV cases. Nitong November 2018, may 945 na bagong HIV cases sa bansa. Mahigit 30% o isa sa bawat tatlo ang nasa edad 15 to 24 years old. Ang gusto kasi natin sa HIV, we detect them early. Yung wala pang complications, wala pang symptoms, matreat na para yung kalusugan ng isang pasyente ma-maintain natin. Sa National Reference Laboratory na ito sa San Lazaro Hospital, matatagpuan ang kaisa-isang lab sa bansa na nagsasagawa ng confirmatory test sa lahat ng suspected HIV cases sa bansa. Karaniwan daang-daang blood samples ay pinadadala rito ng mga iba't ibang health institution. Una hakbang sa testing ay ang counseling. Pinalalawak din ng bagong batas ang counseling hindi lamang sa mismong pasyente, kundi maging sa partner, magulang, mga kaanak at sa komunidad. Kasunod dito, ang aktwal na pagkuha ng dugo na tulad ng karaniwang blood test. Gamit ang makinang ito, malalaman kung reactive o posibleng positibo sa HIV ang pasyente. Dito na isa sa ilalim ang blood sample sa confirmatory test na gagamitin ng hiwalay na makina. After the screening, i-confirm natin tama ba yung screen mo, talaga bang siya positive. Yes, sir. So this is the machines that we use. 10 working days ang itatagal ng buong proseso bago malaman kung HIV positive ang isang pasyente na padadalhan ng liham sa pamagitan ng courier service tungkol sa resulta ng kanyang test. Simula January 1984 hanggang sa pagtatapos ng November 2018 o sa nakalipas na 24 taon, umabot na sa mahigit 61,000 ang mga HIV positive sa bansa. Halos 3,000 naman ang namatay dahil sa AIDS. Patuloy ang pagbilis ang pagdami ng mga bagong kaso. Nitong 2018, nasa 32 na bagong kaso kada araw ang naitatala. Siyam sa bawat 10 biktima ay lalaki at ang pakikipagtalik, lalo na ng lalaki sa lalaki, ang pangunahing paraan ng pagkahawa rito. Kasalukuyang libre ang testing at libre rin ang antiretroviral drugs para sa persons living with HIV na ipagpapatuloy sa ilalim ng bagong batas. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Horas.